Hi guys! Hello! Miss nyo na ba ako sa Pilipinas? Malayo-layo, no? Actually, malayo ako. Nasa Rome, Italy ako ngayon kasama ng aking family. Nag-iipag-ipag kami rito at we make it a point na every time kami nagpupunta rito ay nabibisita namin itong napaka-importanting lugar na to. Alam niyo kung ba't importante ito? Pero bago yan, subscribe muna kayo sa channel ko, ha? And subscribe also to Christine Bubbles channel, ating camera lady today. Okay, mabalik tayo. Bakit mahalaga itong lugar na ito? Marahil marami sa inyo ang hindi alam na dito makikita sa Basilica de Santa Croce in Jerusalem. The Basilica of the Holy Cross in Jerusalem. Dito yan sa Rome at Italy. Dito natin makikita yung mga relics ng true cross of Jesus Christ. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yun, no? So, next time na magpunta kayo sa Rome, isa ito sa mga dapat ninyo maging travel destination. Ngayon, papakita namin sa inyo kung ano makikita pa aside from the Holy Cross ni Jesus Christ dito sa loob ng church na to. Let's go! Nandito naka-store at naka-exhibit ang mga relic ni Jesus Christ. Katulad nitong cross, parts of the cross of Jesus Christ. Tapos ito, I'm sure familiar sa inyo ito. Ito yung inri, yung nasa tuktok ng cross ni Jesus na preserve pa rin ito. Ito yung guys, no? At dito naman sa left, makikita natin yung isa sa mga pako na ginamit sa pag-crucify kay Jesus Christ. At ngayon, kasama natin si Romel Almoneda. Siya po ang matagal ng caretaker nitong mga relics ng Holy Cross. 15 years na po siya rito na nagbabantay. Pero mas nauna kong nakilala yung father niya, many years ago, 1990s pa, si Mang Rolly Almoneda. But when he passed away, napunta ngayon yung responsibility ng pagbabantay dito sa relics of the Holy Cross sa kanyang anak na si Romel. But sadly, this is the last year na mag-stay dito si Romel para magbantay dito sa mga relics ng Holy Cross. So yan, tawagin natin si Romel para explain sa atin kung ano-ano ba aside from doon sa mga nakita natin kanina ang makikita dito. Ito po yung Relics of the Passion. Dahil nga po nandito tayo sa Santa Croce in Jerusalem, itong basilika na to, yung Imperial Palace ni Constantine. At alam naman natin na si Constantine, ang nanay niya, si Saint Helen, yung nag-pilgrimage po, hanapin yung... Ito yung Reyna Elena sa Pilipinas. Saka yung, Reyna Elena po. Ano yung pangalan yung maliit? Constantino. Yun. Okay. Kaya tayo meron Santa Cruzan sa Pilipinas. Kaya Santa Cruzan kasi cross. Yes. Ayun. O yan, alam nyo na guys, ha? Santa Cruzan is about the discovery of the cross of Jesus Christ. Na si Saint Helena o si Reyna Elena ang nakadiscover. So ito yung mga na-discover ni Queen Helena. Yes. Ano ito mga to, Romel? Okay. Unahin po natin, syempre, yung pinaka-importante, yung cross, yung parts of the cross of Jesus Christ. Ito po siya. 1, 2, and 3. Yan po yun. Maliit na lang po siya ngayon. Dati kasi malaki pa siya, kaya lang yung mga Pope yung regalo sa mga hari at sa mga sa royalties at sa mga bishops nung panahon yan. Ito na lang po yung natira. Pero as of now, ito pa rin yung pinakamalaking part ng cross ni Christ sa buong mundo. Mm-hmm. So second, ito naman po yung nail. Kung makikita nyo, one of the nails nandito. Yung isa nasa Milan, tapos yung isa hindi documented kung nasaan. Mm-hmm. Tapos ito naman yung part ng Titulus Crucis. Yung inri, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, written siya in 3 languages, in Hebrew, Latin, and Greek. Mm-hmm. Pero itong part na to, ito na lang po yung Nazarenus Rex part. Yung iba,
na bulok na, tapos na sira na. Ganito po siya kalaki dati. Ano? Gano'ng kalaki? Oo, ganito po. Ah, malaki? Malaki po siya kasi mahaba siya eh. Oo. Mahaba. So 1/4 na lang to, parang gano'n? Yeah, more or less. Oo. More or less. Tapos, sa taas naman po tayo, yan, meron po tayo dyan dalawang thorns from the crown of thorns. Dahil alam naman natin na yung crown nasa Notre Dame, sa France. Tapos, dito rin, sa left side naman, ito po yung fragments ng finger of St. Thomas, Doubting Thomas. Ito po, yung finger of St. Thomas, hindi po natin yan ma-attribute kay St. Helen. Ma-attribute po natin yan kay St. Bridget. Kinuha niya po yan sa India. Dahil si St. Thomas po yung nag-evangelize ng India. Tapos nilalay niya dito, niregalo, para makatulong sa pag-complete ng Relics of the Passion. Tapos sa gitna naman po, meron po dyan tatlong maliliit na bato. Three fragments naman siya from the Nativity Cave, the Scourging Column, at saka sa Holy Sepulcher. So, to represent the birth, the passion, and the death. Okay. Tapos, si St. Helena yan na nakakuha. Yan, St. Helena. Tapos, ito naman po, itong mahaba na to, ito yung horizontal part ng cross ng Good Thief. Ito. Yung pinangakuha ni Christ na I will be with you in paradise. Diba kasi sabi nung isang thief, kung talaga ikaw yung ano, ikaw si God, eh isalba mo kami dito, isalba mo tayo tatlo dito. Yung nagsabi si St. Dimas, sabi niya, isa lang ang aning ko sa'yo, huwag mo akong kalimutan pag nasa kaharian mo na ikaw. Tapos yun, tapos pinangakuan siya ni Christ na I will be with you in paradise. Yun, ito yung cross. Oo, but yung sa bad thief, wala? Walang cross? Wala. Hindi na hinanap yun. Wala. Saka kung magtataka kayo, bakit yung cross ni Christ maliit yung... Oo, bakit nga mas malaki kanya? Malaki. Kasi, syempre, mas marami nag-i-interest dun sa cross ni Christ kaysa dun sa cross ni... Pinangre-regalo ng Santo Papa. Last mo na ritong pag-stay bilang caretaker. Yes, sir. Oo, bakit ka aalis dito? Unang-una, siguro it's time na din para ipasa naman sa iba yung pangangalaga ng relics. Tsaka 15 years na kasi ako dito. 15 years na din ako naging apart sa family ko, lalo-lalo na sa mga anak ko. So, it's about time na magkasama-sama na kami, at least man lang bago sila mag-asawa or bumuo ng sarili ng pamilya. Tsaka matanda na rin, pag winter nararamdaman na ang mga ang mga sakit-sakit sa katawan. Yun. Kasi guys, nung una ko na-discover to, ang una ko nakilala talagang caretaker ng Holy Cross ay yung kanyang father. Diba, si Mang Rolly Almoneda. Ilang years niyang hinawakan to? He was here from 1989 hanggang 2003. Uh-oh. So, more or less, pareho kami. Pareho kayo ng ano, ng run. Tapos, after niya, sino pumalit? After niya, pumalit sandali yung mga monks muna. Hindi sila naghanap ng iba. Tapos, after nun, tinawag nila ako para pumalit sa father. Ayun, grabe, no? Pareho ba kayo ng edad na nag-retire dito? O mag-retire ka pa lang? Mas matanda siya ng... Nag-retire siya. Actually, hindi pa siya dapat mag-retire. Kaya lang... Nagkasakit, di ba? Nagkasakit siya, tapos nawala na rin siya. 58 years old. 49 ako ngayon. Matagal pa. Matagal pa. Tama. Anong mga kakaibang... mga experiences ang di mo makakalimutan dito habang ikaw yung caretaker? Marami sir. Ano? Unang, yung first time kong makita ito, first time kong makarating dito, hindi ko pa alam na ako yung magiging caretaker nito. Nanginig yung tuhod ko, tapos napaluhod ako. Iba yung feeling. At saka maraming blessings na kasama bilang caretaker nito. I was able to meet the Pope in person.
I was able to meet so many cardinals and bishops. Ako na rin yung nagpe-prepare nung yung mass nila. At saka ang dami-daming tao, ang dami-daming testimonies na nabago yung buhay nila nung makita nila ito. Pero ikaw wala kang personal na ano na parang naging unusual na experience habang marami, binabantayan to? Marami, sir. Marami. Tulad na? Napakarami. most of them, ano eh, blessings talaga. Blessings. Napakaraming. Lahat nung dinasal ko mula nung dumating ako hanggang ngayon, talagang walang palya. Talagang ibinibigay. Hindi man immediately, pero talagang si God gumagawa ng way para ibigay sa iyo kung ano yung dapat na ibigay. So I guess yung decision mo to leave is also guided by him, no? Of course. Siya na rin ang nag-decide for you. Talagang ako naman noon pa, sabi ko sa kanya, Lord, I will serve you as long as I can. Pero alam nyo naman na a priority ko yung makasama yung family ko. So, lagi ko siyang dinadasal. Tapos, binigyan niya ako ng sign na ito na yon, ito na yung right time. That's good. No? Anong advice ang may bibigay mo dun sa susunod na papalit sa'yo? Mahalin mo lang yung trabaho mo. Tsaka talagang alagaan mo sincerely yung iniatang sa yung responsibilidad, kasi napakalaking responsibility ng aalaga ng Relics of the Passion. Unang-una itong mga to inilalabas lang natin twice a year, tuwing feast ng Holy Cross, September 14, at every Good Friday. Nahahawakan mo ba yung mga objects na yan? Opo, tuwing bubuksan namin ito, ako yung nagtatanggal. Akong nagtatanggal at nag-aabot sa kung sino man yung nagpe-preside o kung sino man yung magdadala. Doon sa mga viewers natin na gustong pumunta rito, paano ba ito makikita? Nandito po kami sa Piazza di Santa Croce in Jerusalem, number 12. Makikita nyo naman, malapit lang po kami sa San Giovanni in Laterano at saka sa Scala Santa. Madali lang siyang mahanap. Kasi meron siyang malaking-malaking piazza sa labas. Libre naman siya na walang babayaran? Apo, libre, walang bayad. Pag ano lang, sinasarado lang namin siya pag merong mga mass sa main basilica, pag may funeral at saka pag may wedding. Okay. Pero most of the time, open naman siya. Okay, thank you Romel and good luck sa iyo. Thank you. Career path. Thank you. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.